Gusto mo bang maging masaya? Be contented. Minsan maraming mga tao ang gustong maging masaya pero hindi kontento. Hangga't hindi ka nagiging kontento sa buhay mo, hindi ka kailanman sasaya. Hindi ka kontento sa asawa mo, hindi ka kontento sa trabaho mo, hindi ka kontento sa kinikita mo, hindi ka kontento sa mga ginagawa mo. Siguradong hindi ka sasaya. Minsan hindi nauunawaan ng marami na ang mahalaga sa buhay ay ang magiging kontento ka upang maranasan mo ang kaligayahan. Maraming mga tao ang gustong yumaman para maging masaya. Ngunit marami ng mayayaman ang hindi pa rin masaya sapagkat hindi talaga sa pagyaman ang kaligayahan. Meron po akong kwento sa inyo sa araw na ito. Meron pong isang lalaki na mayaman ang naglakad sa dalampasigan at napansin niya ang isang mangingisda na nakahiga sa duyan at masayang nagduduyan-duyan. At nung kanyang madanan, sinabi niya, "Sir, ano po bang inyong hanap buhay?" Ang sabi ng mangingisda, "Ako po isang mangingisda at ako'y nangangawi lamang ng mga isda." "Eh, kumusta po kayo ngayon? Bakit nakahiga na kayo sa duyan?" "Itapos na po akong mangisda. Tapos na po akong mangawil at ako po'y nakapagbinta na." "At bakit ayaw niyong bumalik at mangisda kayo uli para kayo magkaroon pa ng maraming huli?" Ang sabi ng mangingisda, "Para saan po yung maraming huli?" "Para magkaroon ka ng maraming pera at bumili ka ng lambat at hindi ka na nangangawil, kundi naglalambat ka na at marami kang pera." "Anuin ko po yung maraming pera pagka ako po'y nakalambat ng maraming mga isda?" "Of course, bibili ka ng sasakyan di makina at yung sasakyan di makina na yon ay gagamitin mo para makapangisda ka doon sa mas malayo at mas marami kang mahuling isda at makapagbinta ka ng marami." Sabi ng mga isda, "Aanin ko po yung maraming pinagbintahan ng isda para magkaroon ka ng pera at ikaw ay magpahinga na at duduyan-duyan na masaya." Ang sabi ng mangingisda, masaya siyang nakatingin doon sa isang mayaman. Ang sabi niya, "Hindi po ba't ito na ang ginagawa ko ngayon? Masaya po ako na nagduduyan-duyan dito. Hindi ko na po kailangan ng ano pa man pong mga kayamanan para ako'y maging masaya." Mga kaibigan, ang importante po sa buhay, ikaw ay maging kontento. Kung ikaw ay pinagkaluban ng Panginoon ng buhay na kung ano ang meron ka ngayon, be contented at mararanasan mo ang kaligayahan kahit wala kang maraming pera. Kahit na ikaw ay walang maraming mga bagay sa mundo ito, pwede kang ligaya. God bless us all. Sana po makita natin ang importante ng pagiging kontento sa ating mga buhay. Be contented, kapatid, at mararanasan mo ang kaligayahan na mumula sa Panginoon.